magandang hapon po. Narito na ang ating tropical cyclone update o bagyo update patungkol pa rin kay Maring na may international name ng Kumpaso na contributed ng Japan. Ito po ay base sa ipinalabas na tropical cyclone bulletin kanilang alas 5 ng hapon. Si Maring po ay huling namataan yung sentro niya sa kanina alas 4 ng hapon sa layong 105 km silangan, hilagang silangan ng Aparik, Cagayan. Ito po yung nakikita nyo na may bilog dyan po sa may hilagang silangan ng Cagayan area. Ito may taglay na lakas na hangin na 95 km per hour malapit sa sentro at yung pagbugso niya ay posibleng umabot sa 115 km per hour. Kumikilos si Maring pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Hinggil dyan, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa. In particular, yung signal number 2 ay dun po sa areas na shaded nitong yellow, particularly yung mga probinsya ng Batangas, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, at Ilocos provinces. Itong mga lugar na ito ay makakaranas ng masungit na panahon kasama na po dyan yung mga pag-uulan. Samantala, ang signal number 1 ay nakataas po sa nalalabing bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Bataan, northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Islands, at sa Calaguas Island. Ito po yung mga areas na na-shaded po ng blue. Yung mga lugar na yan ay makakaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin at kasamang nangangapudyan yung mga pag-uulan. Pagdating po sa ulan, anong inaasahan na dala ni Maring sa mga nabanggit kong lugar o doon sa areas under the tropical cyclone wind signals. Ngayong gabi ay inaasahan na may malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan na paminsan-minsan torrential rains din po yan dyan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Mountain Province at sa Benguet. Samantala, katamtaman hanggang sa malalakas na minsan ay may matitinding mga pag-ulan ang asahan sa nanabing bahagi ng mainland Cagayan, ng Car at ng Ilocos Region. At hanggang sa katamtaman naman na paminsan-minsan ay malalakas na pag-ulan ang asahan sa Central Luzon at maging sa nanabing bahagi pa ng Cagayan. Ating mga payo sa ating mga kababayan, may pinapalabas po tayong mga heavy rainfall warnings ng aming regional offices dyan sa Central Luzon at sa Northern Luzon. Kaya naman po mag-antabay sa mga updates. At kung identified po ang inyong lugar na prone sa hazards ng flash flood and landslides, ay mag-coordinate po sa inyong mga LGUs or local disaster risk reduction management offices. Dahil nga may influence si Maring sa enhancement ng southwest monsoon ay mayroong aasahang monsoon rains sa Palawan, sa Mindoro provinces, maging sa western Visayas in the next 24 hours. At scattered rains naman at yung mga pagdilat at pagkulog dito sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa nalalabing bahagi ng Maymaropa, sa nalalabing bahagi ng Visayas, sa Bicol Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Soxargen at Soxargen, no, in the next 24 hours. So mag-antabay po sa mga pinapalabas na thunderstorm warnings at heavy rainfall warnings ng aming regional offices dyan sa Southern Luzon, sa NCR, maging sa dyan sa Mindanao. Pagdating naman sa lakas ng hangin o severe winds na dala ni Maring, inaasahan na maghanggang storm force strength ng hangin ang aasahan po doon sa mga lugar under tropical cyclone wind signal number 2 na maaari magdulot ng mahihina hanggang sa katamtamang damage, no, light to moderate na damage doon sa mga struktura at halaman o pananim. At strong to near gale force wind naman ang aasahan sa
o yung paminsan-minsang pagbugso ng hangin ang aasahan doon sa lugar under tropical cyclone wind signal number 1. Very light damage naman aasahan doon sa mga struktura at sa mga vegetation o panalim o halaman. Pagdating naman po sa Visayas, sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Zamboanga del Norte at sa nalabing bahagi ng Luzon kasama po ang Metro Manila ay asahan na may mga occasional gust din o pagbugso ng hangin na maranasan up to near gale, force wind ang aasahan, no? Dahil sa epekto ng habagat. Merong inaasahang storm surge na maaaring umabot sa 1 meter in height, no, in the next 24 hours. Na maaari pong dahil nga high wave, nagkakaroon ng high waves diyan sa bahagi po ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands at Ilocos Norte, maaari pong magkaroon in addition doon sa inundation due to storm surge at high wave ay maaari pong magkaroon ng coastal flooding sa mga localities na yan ng ating bansa. Maaari pong para sa ibang impormasyon, puntahan po o mag-refer po doon sa storm surge warning na ipinalabas po kaninang alas 2 ng hapon. Sa mga coastal waters naman po, doon sa mga lugar under tropical cyclone wind signal number 2 and 1 ay magiging masungit po ang dagat, no? Rough to high seas ang aasahan sa doon sa mga lugar na under tropical cyclone wind signal number 2 and 1 up mula 2.5 to 7.5 meters ang wave height. Kaya naman delikado at ipagpaliman po na po o delikado sa ating mga kababayang mariners, no, ang paglayag. Bawal po ang paglayag, kaya ipagpaliban muna po o take. Shelter sa mga port na alam nyo po ay safe sa inyong mga vessels. Doon din po sa mga lugar under gale warning ay delikado din ang maglayag, kaya naman ipagpaliban muna po doon sa seaboards ng Southern Luzon at sa Eastern and Western seaboards ng Visayas. So dito po yan sa shaded with the red. So in particular sa mga probinsya ng Bataan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Quezon, Marinduque, Romblon, Masbate, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Sa gawing Visayas, sa Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Guimaras at Negros Occidental. Posibleng pong umabot sa 4.5 meters ang wave height sa mga baybayang dagat na yan, kaya bawal po ang maglayag. So to wrap up, yung mga lugar po o yung mga baybayang dagat na shaded po ng orange, yun po yung lugar na may tropical cyclone wind signals. At yung may hoisted naman na gale warning doon sa mga lugar na shaded ng pula. So delikado po ang maglayag sa mga baybayang dagat na yan ng ating bansa. Para naman sa track and intensity ni Maring, ay inaasahan sa in the next 24 hours yung sentro niya ay nasa labas na ng ating area of responsibility o approximately yung sentro niya bukas ng hapon ay nasa layong 460 km kanluran ng Kalayan, Cagayan, labas na po ng PAR. At pagdating po ng October 13, ang sentro na ay malapit ng maglandfall doon sa may Hainan o nasa gitna po siya ng South China Sea. Yung sentro niya ay approximately nasa 1,105 km kanluran ng extreme northern Luzon. So by that time, maaaring nasa typhoon category po siya. O habang nasa gitna po siya ng South China Sea, maaaring nasa typhoon category po siya. Pero paglabas niya po ng ating area of responsibility, maaaring mag-retain lang po siya sa severe tropical storm category.
So ngayong gabi, inaasahan hanggang bukas ng umaga ay magtra-traverse itong si Maring at asahan na tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos niya pakanluran o westward dyan sa Luzon Strait. At inaasahan nga habang nga nasa Luzon Strait niya ay magkocross or mag-approach po siya very, very close sa Babuyan Islands. At may posibilidad nga na mag-landfall ito sa Babuyan Islands ngayong gabi between 6 p.m. to 9 p.m. Maaring lumabas po ng ating area of responsibility si Maring bukas ng umaga base sa kanyang pagkilos sa ngayon. At mag-intensify nga po siya habang nasa labas na o sa gitna ng South China Sea sa typhoon category pang-apat na kategorya ng ating bagyo. At kung nag-interact na po yan dyan sa southern China o sa southern China ay maaaring mag-weekend din po siya doon sa banda niyan ng China. Para maging updated po sa ating mga pinapalabas